dahil ang misera ng ating bansa eh. 57 languages all over Philippines. Kaya halos hindi tayo mamamaman. Mabuti na lang, pero hindi lang na sarap. Hindi pa rin nakasunod ng mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ito ay isang muling pagkakaroon na tayo makita-kita. Ngayon sa convention sa taong 2012. Alam niyo mga kapatid, kung hindi po po sa kanyang hindi Christian, hindi niyo kami makakasama. Naalala ko siya ni Pastor Dawson noon. Alam niyo, brother, eh, tinakabon natin kung tayo ng mga Christian ngayon. Ano po gusto? Pera. Dahil kung tayo walang pera, hindi tayo makakapunta sa kawain. Kung tayo walang pera, kaya tayo pang gastos. Tayo ang tamang pastor. Masalamat sa kayo na mayroong parang ang Diyos. Kami muli ng parito sa Kamindanao. At marami ang naka-interes sa aking mga kapatid kung pinatanong nila. Nung pumasok si Padre Pablo, kumusta ka kami? Ang nangyari kapatid, yung Pablo, dito lang sa mga kami sa South. Kaya malayo. At siguro nakita ninyo sa TV Patrol o sa anong channel kayo ang nangyari doon sa Kumbang Province. Nakakawa mga kapatid ng tangin ng kalagayan. Ito na lang ang pinakamalakas na trahedya na nangyari. Noong 1971, nagkaroon ng bagyo sa amin, ang pangalan ay Titan. Hindi nabunot ang Leo, mga kapatid. Hindi nabunot ang Leo. Walang amo na sila. Pero itong mga yung Pablo, sinira lahat mga kapatid. Pamahayan, pananim, Neo, Sagingan, Maisan, Palayan, Gulayan, nasira lahat. At pero pag isang barangay kapatid na nawala, natagunan ng maraming boulders at putik. Dati walang ilog, walang sapa. Ngayon, magkaroon ng sapa mga kapatid. Nakakawa. Kaya ito ay palatandaan lamang mga kapatid na kapag ang kalikasan ng siya ay magagalit, maninihil, walang nagawa tao. Subalit, para sa mga Kristiyano, ito'y babalat mga kapatid na kailangan tayo ay kumapit ng mabuti ng pinakamahigpit na kapit sa pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, malapit na ang wakas ng mundo. Noong December 21, magulo ang media mga kapatid. At mayroong isang scientist na tinatanong, ano masasabi niya sa sinasabi ng Mayan calendar ng wakas ng mundo? Sabi, hindi pa, sabi ng scientist, hindi pa ang wakas ng mundo. Hindi pa. Ako'y naniwala sa Biblia, sabi niya, pinaliwala sa Biblia, at magmula ngayon, bibilang pa tayo ng 2 billion years. Ako yung natawa ng kapatid natin kayo. Hindi tama ito. Pinasabi ng tao ito. 2 billion years from now. Ngayon, palatanda. Nakikita natin mga kapatid. Kaya yan ay naman sa atin. Ngayon, kung mayroon sa kuna dito sa Luzon, ang nabiyinisip, kumusta kaya ang Luzon? Kumusta mo na kapatiran? Ngayon, sa pamagitan ng text, ay nabalitaan namin, iningatan ng mga kalamit sa kapalat ng Diyos. Kaya ako'y nagagala pa ang kapatid. Kumusta kayo lahat? Okay. Yan ang aming iniintay, pagpapamasok ng Matobel, September, October, November, December, naghihintay na kami ng busik ng Francisco Dionet. Yes. Pag walang busik na, ang excitement sa aming puso mga kapatid, aming naramdaman. Makakapunta kayo tayo ng condition? Hindi. Ngayon ang laging tanong namin eh. Kaya nung sinabi ni Sister Judy sa amin, kaya ilan ba kayong darating sa condition? Ako mga kapatid.
I was so excited. Sa pagkatuloy kong makikita ang mga kapatiran from North Luzon, South Luzon, Metro Manila, at maging kami, kami na lang. Kaya salamat na inumbisyon tayo. Ito yung pinag-usapan ng Pai Gardino sa Santa Rebiyan na kami, siguro mga 1987. Wala pang condition na eh. Yung festival pa. At aming pag-usapan na pagganda ng Pai Gardino. At nangyari ang aming mga kapatid, birong ng Panginoon. Kaya nawa, tayo lahat andito. Eh, siyempre, makapagod din tayo, kaya nakaupo lang yan. Kumakain, nakaupo, kumatawa, tatayo, mabalik, nakaupo. Makapagod din tayo. Pero tingnan nyo, ngayon, pala itong araw na. Ang bilis ng panahon na. At sa 30 mga kapatid, mag-iwali naman tayo. Kaya, sana lang. Ako'y nagalag nung unang araw, makita ko ang dami mga bagong mukha. Ito'y mga nanimbitahan. Ang mga kabataan, dati, mga sipunin pa, ngayon, mga pinapagtalaga na. Kami mga matatanda, lalo pumupot yung buhat. Lalo pumupot ang mga ngipin. Kumukulubot ng pisingin ng mga kapatid. Ganyan pa lang. Kaya, wala tayong magagawa kundi magsitibay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Yes. Amen. Amen. The just shall live by faith. Kung hindi tayo manamili sa pananampalataya ng mga kapatid, hindi tayo aabot na ganitong bilang ng taon. Another 365 days, a victorious days sa lahat ng mananampalataya sa pagkatay mo yung nakita-kita. Salamat sa Panginoon. Ito'y pagpapala sa ating mga kapatid. We have this great privilege to have with us the brethren from Harrisburg. I am impressed by the great, and I see, and I talk about the great. I miss you very much by the great. For the past 2 years, Brother Don, Uncle Don, and Brother Don, praise the Lord, you are with us today. Until our convention, there are things for the post. Ngayon magkala tayo mga kapatid ay mahabahaba na aking produksyon. Ang ating pag-aralan o ating mabuksan ng ating mga Biblia dito sa Marcos, Mark chapter 13, ang ating pilot verse, verse 31, 32, and 33. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Natakwang ang ating mga salita ay hindi nilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mag-ingat, mag-puyat, at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Ang mababat natin ang karal mga kapatid, ang pagpupuya. Amang banal na ibigin sa lahat, kami po yung muling nagpapasalamat sa hapong ito sapagat kami yung muling magsalo-salo ng inang banal ng mga salita. Ama, ito kung hangarin namin sa convention amin binaganap sa pangatong araw na ito ng aming mga kalat na mga aming mga kailuway kailangan marusok ng inang mga salita. Ang aming mga minamahal ng mga bisita, ang mga kapatiran na mahina pa sa pananampalataya, lahat ng mga narito ang mga Diyos, maging ang mga ministers, ay kailangan magroon
kanilang kalakasan nang sa kanilang nasa may pag-uwi sa isa-isa-isang komplikasyon, kami ay nag-church spiritual. Maraming salamat naman sa aming pag-aral na ito, aming hinihingi sa iyo ng Santo Espiritu ay sa aming kalagitnaan. Upang siya maturo sa amin, at magpanawa sa amin, at makita ng bawat isa, lalo-lalo na sa aming mahal na mga bisita, ang kahalagahan ng iyong mga salita. Kaya hindi pinasasalamatan sa iyo, Diyos, sa pangalan ko lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang banal na aklat ng kapatid, ito ay sinasabing the final authority or the universal authority from God. Yan ang huli ng Diyos. Bagamat ito ay pinag-uusig, sabalik sa kapanahonan na ang mga Kristiyano ay nagsusulitap din na maingatan ng Biblia, ito nga ay naingatan mga kapatid. Ito'y pinag-uusig ang Biblia sa loob ng 1,260 years. Kaya matindi pag-uusig din mga kapatid. Kung sino ang nakita na mayroong Biblia, susunogin siya, susunogin ang Biblia, pati lumayari. At ang gumawa niyan ay walang iba kundi yung pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Meron ako nabasan niyan sa Mystery Babylon, The Book of Mystery Babylon, mga kapatid. Kung sinong makakabasa mo, sasabihin talaga niya, napakasama pala ang simbahan ito. Kaya ang Biblia ay nagpaturo sa atin ng buong katotohanan. Amen. Kung sino man sa atin dito, mga kapatid, na nagkaroon ng napakalinanan sa Biblia, lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat ang Biblia ay nagsasabi sa nagkalooban ng Diyos. Nagsasabi ng history from all times until today. Ngayon sa ating kapanahonan, ang ating Panginoon Jesucristo ay naparito sa sanlibutan more than 200 years ago, 2,000 years ago. Anong talaga ng ating Panginoon? Unang-una, tinuturo niya ang aming kaligtasan. Kaligtasan! Sana hindi kayo magsawa mga kapatid, lagi marinig niyo ang kaligtasan. Alam niyo, nung mga lang nyo sa Nagani Province, pinagtawanan kami. Dahil sabi nila, ngayon lang alam niyo ang kaligtasan. Kawawa naman kayo. Taga-charge ba? Ang sabi ko, alam na natin anong kaligtasan. Dahil sabi ni Mr. Webster, salvation is deliverance from sin. Ngayon, itanong ko sa mga tumatawa sa inyo, sa atin. Tanong ninyo, alam din ang kaligtasan. Tinanong ka nila mga kapatid. Walang sino mang nakakasagot. Tingnan nyo, ayan, yan ang diablo. Yan ang diablo. Ngayon, sa ating minamahal ng mga bisita, sana buksan ninyo ang inyong kaisipan sa hapon ito, mga minamahal. Sapagkat ang kaligtasan ito ay napakalakila sa buhay ng bawat isa sa atin. This is the precious gift from God. Salvation is deliverance from sin. And only our Lord Jesus Christ can do it, mga kapatid. Kaya hindi pero ito, huwag natin isipin na magaan ang kaligtasan ito. Sapagkat dito mga kapatid, nahayag ang kalooban ng Diyos na sinasabi na ang kaligtasan ito, kung hindi natin tatanggapin ang parusa na walang hanggang sa impyerno, doon magnanalik ang iyong ibig. Sabi ng mga filosofiya, ay paano pala ikot kung malalit eh? Postation mo lang. Kaya sabi ka doon, magnanalit eh. Ibig sabihin yung pagnanalit, kahit ko nalitin, nagalang mo pa ang hirap mga kapatid. Bakit? Pinabayan mo ang itong malaking
malaki ang kaligtasan. Salvation is so great, my brethren. Huwag natin gawin dito ito. Lagi pinapangarap sa likod ng pulpitong ito. Ang kaligtasan nito. Ito lagi na ulit-ulit natin upang maalaman ng bawat isa na ang kaligtasan ay napakamahalaga. Ito ang dalawang gawain na kapatid. Una, sabi ng Biblia, tayo ay nariigalat ng Panginoon. Ha? Sa pag-aaring ganap, ang tatlong bagay nangyari, nariigalat, may panat na ulit, at ikaw ay tinanggap ng Diyos sa kanyang pamilya. Yan ang sinasabing unang gawa ng biyaya. At kailangan, huwag tayong tumigil dyan. Ang biyaya ito ay mayroong dalawang gawain. Pangalawa, nang tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu. Amen. Kapag hindi natin natanggap ito, mga kapatid, that is not complete salvation. Without sanctification, your salvation is not complete. Right. Kaya tingnan niyo ang nangyayos ito, mga kapatiran. Sa aming mga kapatid, from Davao del Sur to Sarangani, mahigit sampu na ang masaya. Dahil hindi nasunod nila ang kalooban ng Diyos. Yung isa, pag nagpatotoo, umiiyak at mayroon hamon lagi na tanggapin ng Panginoon. Maganda kayo na patotoo, mga kapatid. Nung nagkaroon ng kahirapan sa Sarangani province, siya ay lumuwas doon sa Davao del Norte, City of Panamo. Sila ay tabangkero, yung nahubukay sa kanilang lumapat. Siya ay nagsimula ng last week of November. First week of this January, mga kapatid, ang kita niya ay 70,000 pesos. Kala na, nakalimutan ng parapahan, nakalimutan ng Panginoon, ang kanyang inisip lagi ay ang kumita. Kaya tinito, dahil lang sa unang karanasan, dahil lang sa siya ay nahinganap at hindi natanggap yung pangalawang gawain ng kaligtasan ito, ay nagkaroon siya ng kahinaan. Mahina kayo kapatid ang tawag doon to nature of justified men, carnal and spiritual. Yun ang kalagayan eh. Kaya ngayon, kailangan tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya sabi sa tawa, no? Ito yung kailangan maranasan ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Dito sa tawa, chapter 1 verse 8, natakwa at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang sinasabi dito, mga kapatid, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nasaan ang kapangyarihan ngayon sa isang tao inaaminganap lamang? Wala. Tinan nyo mga alagad ng unang panahon. Si San Pedro, pinakahalimbawa, siya ay matapang na luwag. Panginoon, hindi ko kayo pwede iiwanan. Handa ako magpakabatay para sa iyo, Panginoon. Ang sagot na ating kanyang Isos, Pedro, sa gabi nito, bago ni kilala kung ano, ipagkatuwa mo ako. Ay, hindi, Panginoon, hindi mo. Kaya, tinanong siya ng isang lalagita, ay, hindi, tabi, hindi kilala. Pangalawa, hindi kilala eh, ikaw ano, sige. Pangatlo, tumilala ang mga kapatid. Kaya nga, siya'y matapang na luwag. Nung dumating ang araw ng Pentecostes, sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Sino ang evangelista, evangelist sa Jerusalem? Di ba si San Pedro? Yes. Yan ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na ibinigay sa mga apostoles ng early morning church. The power from God through the Holy Spirit.
It was given to them. Kaya, sila nagiging mga saksi. Ang sabi ng Biblia, at kayo'y magiging aking mga saksi. Hindi tayo magkaroon ng takot mga kapatid kapag sinasabi natin ang katotohanan. Kaya, ang Biblia nagtuturo sa atin sa mga bagay na ito. Ulit ito, salvation is deliverance from sin. Gawin kayong bago. Bagong tao, bagong nilalang. Hindi na kayo nagmumura. Hindi na kayo gumagawa ng illegal. Hindi na kayo gumagawa ng kasalanan. Kayo ay matulid. Kayo ay banal. Anak ng Diyos. Yan ang ibig ng Diyos, mga kapatid, ng mga sa atin. Yan ang ibig ng Diyos. Amen. 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 Ngayon, sa pagkatalo na natin ito eh. Ano na natin ito? Huwag ko lang gano'ng palawakin, mga kapatid. Ngayon! Tinturo sa ating Biblia. Mayroon tayong pagkakesa sa Espiritu. Mayroon tayong modesty. At mayroon tayong pamumuhay na banal. Araw-araw yan, mga kapatid. Yan ang ibig ng Diyos na makita sa lahat ng kanyang binago, sa lahat ng kanyang inalis mula sa kasalanan sa panahon ito, mga kapatid. Kaya modesty. Yan. Yan ay expression of inward reality, being new being a new being. Expression yung mga kapatid kasi nabago sa atin ay ating kaluluwa. Yan ang ating pagkatao na sa loob. Kaya yung modesty ay nakita sa labas, nakaayusan ng tao. At yung modesty mga kapatid, yan ay every seconds, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year ay nagganap sa ating buhay. Hindi yung nagmumulisi na sumusunod tayo ng kaayusan kapag tayo ay papasok ng panlamahan. Ha? Minsan, ang iba, lagi nakasunga, nakasando sa loob ng bahay. Ha? Totoo yan. Pahingin ko lang, ang inyong buhay mga kapatid, magkahiwalay tayo ng probinsya eh. Ang modesty, ito ay expression ng ating pangloob na karanasan. Babae at lalaki, bata at matanda. Kaya naturo sa mga magulang tulad ko, turuan natin ating mga kabataan ng modesty. Amen. Ha? Eh, meron din mga taga-sekad din na nagsusunutan kayo sa tulad sa atin. Ang sistema ni kanina, sabi, bawal kasi sa amin eh. Ang mga kapatid, hindi bawal sa salita ng Diyos. Yan ay kanyang turo sa atin. Ito ay gawain ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Di ba? Sana kayo mga short, pagdating sa inyo, yung short ninyo, gawin ninyo pa sa kami. Yung mga santo ninyo, gawin ninyo pa sa kami. Bumili kayo ng 55 pesos na ayos na panamit sa ukay-ukay. Di ba? Ikunin na 150 mga kapatid. Mayroon na kayong modesty niya. Ito ay ating napansin eh. Nagsusunod tayo ng kayusan kapag papasok ng kapilya. Pag nasarod ng bahay, walang kayusan. Mga kapatid, tayo ay ang ibig ng Diyos sa kanyang mga salita ay ating sundin, isa sa buhay, ang kanyang mga pinag-uutos sa atin. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, kung hindi nakita sa atin ang pagbabago na ginawa ng Diyos, sino ang ilaw ng sanlibutan? Who is the light of this world? Who is the salt of this world? Ulitin ito, modesty is the expression of our inward experience. Eh, huwag kayong mahiya. Kasi ang puso ng sanlibutan, mga kapatid, ay iba ang mga Kristiyano. Tayo'y sumasalungat, mga kapatid, sa takbo ng mundo ito. Ang mundo ay pabagsak na pabagsak na pabagsak. Ang mga Kristiyano,
Kristiyano ay pataas ng pataas ang ating antas mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kung tayo ay sumasakay sa mundo nito, mga kapatid, yan ay katanungan sa buhay mo. So ngayon, yan ang tinuturo ng Banal ng Sulatan. Dito sa ating teksto, ito ang mensahe ngayon ng ating pag-aralan mga kapatid. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kailan ito mangyari? Sabi nung nakaraang pangalataon, nung matapos na ang 1999, December 31, matatapos na ang mundo. Ha? Marami na dito. Noong nakaraang taon, ewan ko kung October 27, yata, magwakas na rin ang mundo. Marami na dito. Dito nagdaan, December 21, magwakas na rin ang mundo ayon sa Mayan Kalita. Marami na dito. Marami, tingnan niyo, bulan na sila yung hand. Pero sabi ng Biblia, ngunit kung mo sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Tanging ang ama lamang, mga kapatid, ang nakakaalam sa panahon ito. The end of this world, only God the Father knows the time. Not even the angels, not even our Lord Jesus Christ, but only God the Father. So ngayon, itinuturo sa atin ang banal na kasulatan sa Diyos kami tayo mga kapatid. Alam mo natin yan eh. Sabi ko nga, huwag na, hindi ko na palawang ipang mabuti. Kasi pagkakalam na natin yan. Inanin ka na, magpuspos ng Espiritu Santo, mamuhay na banal at tutuwi sa panahon kasalukuyan. Pagkatapos natin, iiwanan ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakaisa ng Espiritu, pagkakaisa sa pananampalataya, munis at iba pa, alam na natin yan. Ngayon, ang sabi dito sa 33, kayo'y managingat, managkuyat, at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Brothers and sisters, we have something to do today, tomorrow, and for many years to come. Ang sabi dito, but of that day and that knoweth no man, nor the angels which are in heaven. Take ye help, watch and pray, for ye know not when the time is. Ang sabi ng Biblia, una, kayo'y mag-ingat. Ano nga, pinakainatan mga kapatid? Marami na minsan natin narinig, magulat ang first year ordination, kahapon at ngayon, marami na minsan. Nag-usap ko sa mga kanina, mga ministers dito, ang sabi ko, Brad, ang titigas yata ng mga puso ng ating mga kapatid, bago na lumalapit sa Panginoon, isa talaga tatlo lang. Ngayon, ang minsan sa Brother Manny, mayroon ng Holy Spirit, lahat ay nahipo mga kapatid. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kayo'y malatingat. Ano ba ang ating pakaingatan? Ha? Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang ating pakaingatan ay ang ating pananampalataya. Yan ang ating pakaingatan. Sa lumang tipan, dito sa aklat ng Josue, may utos ng Diyos. Ha? May utos ng Diyos dito sa Josue chapter 1 verse 8. Ang sabi, ang aklat na ito na katusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulag-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na susulat dito. Sapagkat kung magagayoy, iyong pagiging huwain ang iyong lakad, at kung magagayoy, magkakamuka ng mabuting kawakasan. Ang Biblia mga kapatid ay huwag mahiwalay sa ating bibig. Laging babasahin natin yan. Pag-aralan mabuti ang kawakasan ng Diyos. At ang pinakamahalaga ay ang pagsunod mga kapatid. Pagsunod sa kawakasan ng Diyos. Sinusunod ba natin ito mga kapatid? Pakaingatan natin yan. Be careful of your faith. Be careful of your salvation.
Be careful of your spiritual life. Because the devil, he wants to catch you out and magiging backslider ka ng mga kapatid. Yan. Mag-ingat kayo. Ha? Dito sa aklat ng Hebreo, may sinasabi ang Panginoong Hesus. Dito sa Hebreo chapter 2, ito ang sinasabi. Kaya narapat natin panatatuhin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahilagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsasalansang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kapayaran. Verse 3, paano makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dapilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Sa wikang English, mga kapatid, how shall we escape if we neglect so great salvation? How can you escape? How can I escape if we neglect this great salvation? Mayroon na mga katanan dito, mga kapatid. Kaya huwag natin pagbayaan, mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ibang ang mabuti sa pananampalataya, mga kapatid. Mga maling aral, mga haka-haka, mga sabi-sabi, tradisyon at iba pa. Mga kapatid, kung yan ay wala sa banal na kasulatan, huwag kayong maniwala. Lagi kong narinig sa radio, before December 21, lagi tinatanong ng mga broadcaster, ano masasabi ninyo sa darating ng pagwawakas ng mundo? Tumatawa kita. Ano ba naman, naging seryoso. Binalita ko mga kapatid doon sa Italy, meron isang napakalaking bundok doon mga kapatid, bagandang bundok eh. Ang sabi ng mga Italians, ang bundok na ito ay hindi magugunan. Ang bundok na ito ang magsisave sa atin, kaya tayo mag-isa niya. Kaya dinadayan ng mga turista. Dinadayan ng mga mayayamang tao mga kapatid, sapagkat naniwala sa sabi-sabi. Ha? Naniwala sa sabi-sabi. Pero mga kapatid, ang tanong ng Panginoon sa atin, how shall we escape if we neglect so great salvation? Ano yung mga kapatid ang mundo nito? Ito ang pinakadahilan kung bakit marami ang mga tumalikod sa Panginoon sa pananampalataya. Sabi mo nga kanina eh, ang kaligtasan without sanctification, that is not a complete salvation. Mga kapatid, maraming araw na tayo nalilito. Pagsikapan natin mabuti. Ha? Yung kayamanan sa mundo ito, mga kapatid, yung billions or ilang trillion ba ang pag-ari ng isang tao mayaman makukulang na trillion eh? Ha? Sabi ni Brother Arnold Rodonio, ang pinakamayaman sa mundo ito, ang mayang asset is only $69 billion, mga kapatid. Wala kang trillion, mga kapatid. Ha? Subalit ang lahat ng kayamanan ito, pera, ginto, brillante, at ano pang klase ng mamahaling gamit, mga kapatid, sa mundo nito, lahat ay mapupugnaw. Lahat ay nawala. Sabi ng Biblia eh, langit at lupa ay lilipas. Ha? Kaya pati yung inyong mga hair puller, yung ginagamit ng mga babae dyan na puwela de los buenos, na pangbunod na inyong kilay, susunodin ang Panginoon yan! Ha? Susunodin ang Panginoon yan! May kulit ko, patala sila eh. Kaya nila makapit. Walang matirang mundo nito, except you and my soul. Only it will go forever and ever, mga kapit. Kaya wala. Kaya sabi ng Biblia,
ano ang maibabayad ng tao na katumbas ng kanyang kaluluwa? Ha? Wala mga kapatid! Lumagay na tayo sa ating pananampalataya, pakainapan namin. Pumasok itong mayroon kaming nakita ang ibang liwanag. Ano liwanag yan? Mamaya, ang liwanag nila. Ang salipa, isang kulay. Ang lungsip, isang kulay. Ang pantalon, isang kulay. Ang sapatos, isang kulay. Ang medyas, isang kulay. Ewan pang break kung isang kulay yan. Bawal ang coat, bawal ang pinsip, bawal ang kasip. Ewan pang spray, walang kulay yun eh, hindi yata bawal. O meron pa, kapag sila bibili ng gamit sa kanilang tahanan, sasabihin sa pastor, what kind of faith is this, brothers and sisters? Yan ba'y bagong liwana? Ay, huwag natin ipagpalit mga kapatid ang ating pananampalataya. Brothers and sisters, hindi tayo nagkamali sa ating tinanggap. Amen. Hindi tayo nagkamali. Ito ang mga bago natin kasama ngayon. Subukin ninyo. Tanggapin ninyo ang Panginoon. Pag kayo mulat sa pananampalataya, magkita-kita tayo mulit 2020 kung buhay tayo. Sasabihin mo, Brother Victor, tamang sinabi mo, hindi tayo magkamalik. Yes! Amen. Hindi tayo magkamalik nung tinanggap natin ang liwanag na ito. Amen. At pakaingatan natin mga kapatid, kung sa pagkakit yung sabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Panginoon na nag-ingat sa ating pananampalataya, paano natin masabi, this is a victorious church? You and me, we are a part of this church. Ang sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church and the gates, plural yan mga kapatid. Gates of hell shall not prevail against it. Kaya doon pa lang ang sinasabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. That is a victorious church. Pangako ng Panginoon, walang makapanayag sa iglesia nito. Kaya kayo, minamahal ng mga bisita, nagalis sa sikan tulad ko noon. Nung mabasa ko sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, bayan ko, magsialis kayo. Magsilabas kayo. Hindi magsialis, magsilabas kayo sa kanya upang huwag kayong matawaan ng kanyang mga kasalanan. Mga minahal ng mga bisita, lumabas na kayo sa sikan. Yes! O pang hindi kayo mahawaan sa kasamaan ng sikta. Tingnan niyo ang sikta ng religion ngayon. Dahil sa ito'y pinangunahan ng tao, iba't ibang interpretasyon, iba't ibang katuruan, iba't ibang liwanag, sabi nila, nagkaunawaan ba? No, sir. Ang sabi ng Muslim sa Arabia, why do you Filipinos so many, why do you Christians so many churches in your country, Philippines? Ang sagot ko naman, no, we have only one church and that is the church of God. Amen. And why so many churches there? So many churches. Ang sabi ko, that is the way of man. Mga minahal, mga bisita, huwag sana kayo masaktan. Pero ito ang totoo, sa araw ng paghuhukom, ang siktang yan, itatawin ng Panginoon. Ha? Sasabihin nila, Panginoon, sa iyong pangalan kami ay nangangaral, sa iyong pangalan kami nagpapagaling. Ano ba sinabi ng Panginoon ko? Sa iyong pangalan, sa iyong pangalan, sa iyong pangalan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. Kaya habang may panahon pa, magsilabas tayo, mga minamahal, sa sektang inyong kinaaniban sa panahon ito. Kaya sabi ko nga, hindi tayo nagkamali na pinasok natin, tinanggap natin ang utos ng Panginoon at ang kanyang mga salita sa panahon ito, mga kapatid. We are in the right church of God, mga kapatid. Tinuruan tayo ng Biblia sa pamumuhay na matuwid at banal sa panahon kasalukuyan
Jesus of God is the pillar of the church. Haleluya, suhay ng katotohanan. Kaya mga kapatid, hindi kami mangingin na sabihin ang katotohanan. Magsilabas tayo sita. That is not the will of God. Mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo. Marami ang marami sila. Minimum ang bilang ng mga kapatid. Ngayon sa ating Church of God, ang bilang ng local congregation, pinakamarami na yata yung 30 na bilang. Pero sino mga kapatid sa bawat congregation, umabot ng milyon? So, bakit walang isa dyan mga kapatid ay naligtas? Yan ang malungkot na kalagayan mga kapatid. Kaya sa mga minamahal ng mga resulta, hamon ko sa inyo. Lumabas na kayo sa sikta. Magsilabas na kayo sa hawla ng Diablo ng mga kapatid. Meron tayo rin ng Diyos, bakit nandito tayo ngayon? Kayo mga minamahal ng mga resulta. Bakit nandito kayo? Ibig ng Diyos na kayo manulat sa katotohanan. Ibig ng Diyos na inyo maalaman na siya kayo, iglesia ni kayo, nag-iisa lamang mga kapatid. At ang pito ng habis ay hindi makapalagi sa inyo. Kahit ang posisyon mo sa iyong iglesia ng kapal, kasi ang kinaaliban mo, kahit anong posisyon mo, ikaw ang pinakamataas doon. So, balit sa anong pagkakon, sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo naligtas. Di ba kayo nakapot yan, mga kapatid? Eh, yung mga lintor dyan, pagka kumukulog ng malakas eh, kinakabahan tayo. Hindi man sinabing, ikaw ay makasalanan, tutunawin ka na? Hindi man sinabi, kumukulog ng mga dal. Pero mga kapatid, ang salita mo kayo sa araw na yan, napakasakit at mabigat na hapon na kayo masasabihin na hindi mo kayo nakikita. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Pangalawa, anong sabi ng Panginoon? Mangagpuyat. Mangagpuyat. Ano ang ating pagpuyatan mga kapatid? Ibig ba ibig kung sabihin nila tayo, hindi na tayo matulog? Hindi na tayo pag-anak buhay? No. Ibig lang sabihin mga kapatid na laging nasa ating kaisipan ang salita ng Diyos, ang liwanag ng ating natamo at ang pananampalataya na ating iniingatan na yan mga kapatid ay huwag natin hayaan na mapalitan sa takbo ng mundo nito, sa kasamaan ng mundo nito mga kapatid. Huwag natin paniwalaan yung mga sabi-sabi dyan. Ang iyong nabasa sa Biblia, ikaw ay nasiyahan na, ikaw ay nakontento na, tama na yan mga kapatid. Magpuyat kayo. O ilan sa ating mga kasamahan, o ilan sa ating piling ng mga kapatid. Hindi nagpuyat eh. Ha? Ang layunin ng Diyan ng mga kapatid, sirain ang ating pananampalataya. Subalit, ang panako ng Diyos, hindi ko kayong papabayaan. Lagi ko kayong iingatan. Kaya meron tayong part ng mga kapatid. Ikaw at ako, mayroon tayong gawain sa buhay na ito. Ang Diyos laging umaantabay sa atin, tumutulong sa atin. Ang part natin mga kapatid ay ang pagsunod, ang pag-anak sa kalooban ng Diyos upang ito'y magiging maayos ang ating pamumuhay sa mundo ito. Ay, mundo ito mga kapatid, pahintay ng puyat eh. Tingnan nyo sa labas. Ha? Yung kaayusan ng mga karamihan ng mga kapatid. Ang gupit nila, napakintab dito mga kapatid. Makintab yan mga kapatid. Makintab na makintab. Dito sa kita, mayroong nakitirang buhok mga kapatid. At may kulay pa. At tingnan mo. May kulay pa. Magiging naman. Hindi magiging naman. Pag-iwi na rin, kapigas ng buhok. Tapos, nakatayong doon mga kapatid. Ay parang sumoy ng demonyo. Ang mundo mga kapatid. Pero ito ang ating pagpupuyatan.
na yung katuruan ng Panginoon na tayo ay manatili sa ganitong kalalagayan, manatili matuwid at banal sa panahon sa kasalukuyan, manatili mabuhay na maayos sa lahat ng araw. Iyan ay kukuya tayo mga kapatid. At lalo sa mga estudyante, yung mga kaklase ninyo, ay marami ito hindi mo naman para tayo. At kapag kayo nalalala mga kapatid, mga kapatangan, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Yan ay pari ng Diablo. Paraan ng Diablo upang kayo mahulog sa pananampalataya. Magkuya tayo. Lalo na, pagdating sa pag-ibig. Marami sa mga kapataan, mga kapatid. Nakalungkot. Nakaaral pa. Nagdala ng diploma nung sa kanyang mga magulang, may kasama ang luha. At ang luha ng tatong panigaluhan ng luha, Nay, bupis po ako dito. Bupis po ako, ano ka ba rin natin, Nay? Matapako tayo ay tatay. Nay, tulungan ko ninyo ako. Eh, masakit din eh, mga kapatid. Kami ko naman muna, masakit yan. Kaya ano sabi ng Panginoon, binasa ni Brother Verne, ang mga Kristiyano ay huwag makipamatok sa hindi Kristiyano. Sa amin nangyayari mga kapatid, kabataan, nagkasawa ng hindi Kristiyano, lumayo ang asawa, ngayon, ang pagsisi ng mga kapatid ng Bisisyan, nagsisi ako sa aking pag-asawa. Tingnan mo. Alam niyo, itong ating laman, may pita ito eh. Sabi nga, our eyes is the window of our life. Huh? Kapag nakikita ito ng maganda, medyo tumangalan pa. Ito naman mga talaga, kapag nakita ng mga guwapo, kumakalan pa. Ngayon, kaugalian natin mga Pilipino na ang mga dalaga ay nahihintay lamang na sila ay lalapitan ng mga binata. Sasakitin mo ng dalaga, talagang crush dito. Kailan kaya ako lalapitan niyo? So yung isa pinili, may pita eh. May pita. This is last. Ito ang limunan natin mga kapatid na ito. Kaya ang ating pag-asa ay ang tulong ng Panginoon. Mga kabataan, makinig kayo sa ayon ng Diyos. Makinig kayo sa aral ng Diyos. Magpuyat kayo mga kabataan sa inyong buhay espiritual. Yung pag-asawa mga kapatid ay yan ay ating tradisyon eh. Tradisyon natin yan. Subalit, ilagay niyo sa ayos. Hindi kayo nag-aaral pa. Ang unang diploma, 4 months inside, 5 months inside, masakit sa aming mga kami mga magulang, masakit yan. Naghihirap kami, naghanap buhay kami, upang tususan ang pag-aaral, subalit ang unang niyang diploma ay 4 months inside. Oh, nangyari ito, hindi dalawa rin ito. Maraming bisis na, mga kapatid. Ngayon, hindi pa nalang parang yung sakit eh. Dahil sa inyo pa nangyari. Pag dumating ang panahon at kayo maging mga magulang na at ganun niya mangyari sa inyo mga anak, sasabihin niyo, totoo ko lang sinabi ng tatay at tatay, masakit pala eh. Masakit pala eh. So the Bible says, take heed and watch. Watch. Magpuya tayo mga kapatid. Magpuya tayo, tingnan natin ang ating paligid. Ha? Ngayon, ito ang ating misis, meron siya nakausap na nagtitila ng waray, waray. Ngayon, ang sabi ng bukas sa video mo na, ano kayo mangyari sa mundo? Sabi ang ating misis, kailangan maghanda mo tayo. Una, kailangan
kasi magugulong na yung tagumbo eh. Sabi ni Jesus ko, alam po ninyo ang paghanda ay yung tayo ay tatalikod sa kasalanan at tanggapin ng Diyos Kristo at mamuhay na banal sa panahon kasama po niya. At tama po yan, tama po yan, tama po yan. Okay lang yan. So mabulis yung mga kapatid, bakit yan ang sinasabi ng Biblia? Ito pag-iingat na sa atin. Ang pagkukuyap na sa atin mga kapatid. Yan ang part natin. Ibig ng Diyos na tayo matagumpay sapagkat we are part of His church, a victorious church. Mga kapatid, kung kayo hindi ka party sa tagumpay na ito, mga kapatid, mayroon problema ngayon pa ng mga tayo. Mayroon problema. At sana, yung kinanay sa sarili sa panangituhan ng kailas kondisyon. Sa pagkakwala natin, ang kondisyon nito ay binuling katapusan. At sa ating mga narinig na manahamon, sana, okoy tayong lahat na mayroong tagumpay at kalakasan sa ating buhay espiritual, na tayong lahat ay ma-recharge spiritually sa kondisyon nito. Kaya mayroong layunin na bawat pangangaral ay mayroong altar call. Mayroon tayong pangailangan, mga kapatid? Yes! Mayroon tayong pangailangan sa Panginoon? Ay bakit hindi tayo lapit sa Panginoon? Sabi ng isa, eh lumapit ka sa Panginoon eh. Tama! Lumapit ka sa Panginoon. Eh kumusta yung iba? Ha? Yung iba kumusta? Mayroon tayong pangailangan. At kailangan nilapit natin yan sa Panginoon. Ibig ng Diablo, mga kapatid, na ikaw ay kakapakinin niya ang salita, at ibig ng Diablo, na ikaw ay lilagin niya, na ikaw ay Kristiyano pa. Subalit, pag-uwi mo sa iyong sarili komunikasyon, ikaw ay may problema espiritual. At ikaw ay magiging pasanin na sa Iglesia Romana. Kaya ngayon, ibigay natin sa Panginoon ang bigat na ito, ang burden na ito, ang problema ito, habang tayo nandito sa kondisyon. Pagpuyan at magpuyan tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Ngayon, pangatlo, at manalangin. Yan, ito. Kailangan ito mga kapatid sa Kristiyano. Sino kaya sa atin, dito sa buong Pilipinas, na mayroong debosyon sa gabi at may debosyon sa mama? At sino sa atin na ang tahanan ay walang debosyon? Tayo lahat na pwede sumagot niya. Kailan na tayo pwede manalangin? Sabi, sa gabi, tayo ay magkaroon ng debosyon kahit pagod tayo, pagod ang ating mga anak galing sa paaralan, galing sa trabaho si tatay, pagdebosyon tayo, bakit? Kailangan pasasalamatan natin ng Panginoon sa buong maghapon, sa mga oras na lumipas at pasalamatan ng Panginoon sa kanyang pag-iingat natin sa buong maghapon. We have to pray and give thanks and appreciation to the Lord by night. By before you going to sleep, going to bed. At yung magahan mga kapatid, tayo magkaroon din ng panalangin o debosyon upang tayo maging handa sa araw na ito, magmula sa umaga hanggang sa kinahabunan at ang pag-iingat ng Diyos. Ang kanyang pakikisama sa ating paggawa, ating hinihiling. Mayroon tayong debosyon. Napansin ko mga kapatid, maraming pamilya walang debosyon eh. Dumalangin na lang si tatay, dumalangin si nanay, kumusta ang mga anak? Kumusta ang kasama sa bahay? Dumalangin ba sila? Ano mga kapatid, ito isang magandang paraan ng iyong mga anak na hindi pa lumapit sa Panginoon sa debosyon. Eh, dalangin niyo sila at talinig nila ang kanilang mga pangalan na dinalangin mo sa Panginoon. Eh, ngayon ano nangyari? Pagbangon ni tatay, lumuhod, gumalangin mag-isa. Pagbangon ni nanay, ganun din, gumalangin mag-isa. Ang mga anak, nakahilig pa. Tulog pa. That is not family devotion. Ngayon, ang sabi dito, hindi lang mag-ingat, hindi lang magpuya, kundi manalangin. Prayer is our communication to God. And once we read this Bible,
God communicate to us. That is part of our daily family devotion. Kaya tingnan nyo, subukan kayo mga kapatid, subukin ninyo, huwag lang ninyong gawin diretso. Huwag kayong dumulang sa loob ng isang linggo. Ano maramdaman mo? Ha? Ikaw ay manihinang espiritual. Ikaw ay manlalambot. Ikaw ay mag-isip na kung ano ka ng mga kapatid na pinapasok ng Diablo sa iyong isipan. Bakit? Ikaw ay hindi dumalangin. Mga kapatid, ito ang gawain ng Kristiyano sa panahon nito. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Naalala niyo ba yung tanong natin kay Ate Calvino? 1999, December 31, nagkaroon tayo ng ministerial meeting dito. Uncle Alvin, our question is, when you will know that tomorrow Christ will come, what will you do today? Sabi ng Uncle Alvin, Uncle Alvin, as usual, in the morning, I will pray to God. If we have service in the church, I will go to the service in the church. If we have Bible study, I will go to Bible study. Then going home and sleep. And tomorrow, I will be with the Lord. Di ba? Kaya ang sabi nito mga kapatid, bukas na mag-focus ng noon. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? O, tingnan nyo. Kaya pupunta ko sa itali mga kapatid. At doon na kaysa kanilang isipan ng bundok na ito. Ito ay hindi mapatutuno, hindi magwawakas. Dito tayo magkakaisa. Dito tayo maghintay sa Panginoon. Walang dalangin. Sabi-sabi mga kapatid. Yan. Kaya ibig ng Diyos, tayo ay magkaroon ng tagumpay lagi sa ating pananampalataya mga kapatid. Nawa, loobin ng Panginoon, sa 2013 tayo muli makita-kita. At panagdagan ng ating bilang, purahin ng Panginoon. Mayroon tayong mga bisita, mayroon tayong mga kabataan, maraming mga kabataan. Nasabi ni Dr. Lucisal, youth are the hope of our country. Ay sa Iglesia ng Diyos, kayo mga kabataan, pag-asa ng Iglesia. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung picture ko nung ako ay wala pang 30. Ako'y maputi noon? At talagang bago, brad. Maputi ang pisingi. Malaki ang katawan. Pagkapal ang buhok, pagkapal ang digote. Tinignan ko yung ating mukha sa salamin. Malayo na naman ang buwan ngayon. Ibig sabihin, tumatanda tayo mga kapatid. Tumatanda kami yes, guys. At tumatanda tayo. At kayo mga kabataan, kayo ang pag-asa sa Iglesia. Ay, hari nawa. Kung kami wala na sa mundo ito, kayo ang magpapatuloy. Itaas ang mandila ng Iglesia! Amen! Amen. Itaas ang standard ng Iglesia! Amen! Amen! Ito ang ibig natin mangyari mga kapatid. Hindi yung tayo lupay-pay. Kaya nawa, sa ating napakaralan mga kapatid, watch, take head, watch and pray. Ako at kayo mga kapatid, ito'y ating gawain sa panahon ito. Sana, kahit ano man ang ginagawa natin sa ating buhay sa araw-araw, tandaan natin lagi na mangibaba ang mga bagay espiritual at pangalawa na yon ang ating mga pangilangan sa araw-araw, material. Itaas lagi mga kapatid ang mga bagay espiritual. At salamat sa Panginoon sa hapon ito ng ating napangalan, ng ating paalala ng Panginoon, kaya ating pakainatan mga kapatid, sapagkat dito nakasalalay ang bukas na ating haharapin pa mula sa panahon ito. Yan ang isa ng Diyos sa harapin ito. Amen. Amen.